Konnichiwa minasang, welcome po sa ating online orientation. I'm Jed po pala. So today po, i-discuss ko po ang details kung paano po tayo makapag-Japan or makapag-aral sa Japan, okay? Mag-apply ng student visa. So ang DILTC po, tumutulong po since 2015 para doon sa mga interesado pong mag-aral sa Japan. So, yung mga nauna po naming students, yung iba sa kanila graduate na at saka nakapag-work na ng full-time, long-term na yung iba. Okay? So, kung gusto nyo din ng ganon, panoorin po natin ang video na to hanggang sa dulo para maintindihan po natin ang buo ang program. Kasi i-discuss ko po tulad yung ano yung requirements, paano yung process, magkano yung gastos, at yung advantages po ng program na to. Okay? So, umpisahan na po natin. So, before tayo pumunta sa details, isyokai ko muna or introduce ko muna itong mga bagong depart natin na mga students. So, kahit na ngayon, panahon ng pandemic, nakaalis pa rin sila. Okay? So, ito yung batch na pumunta sa Osaka, Heisei School. Ito Osaka pa rin, pero ibang school sa Kyushin Language Academy. Ito naman sila ay sa Human Academy. Si Sir ay sa Fukuoka. At ito ating first batch sa Shigaken sa Biwako. Okay? So, punta na tayo sa ating details. So, ano ba ang ginagawa ng student? Isang student sa Japan. So, pagdating po sa Japan, mag-aaral po ang estudyante ng 15 to 24 months. Okay? So, ang pag-aaralan po ay Nihongo from N5 to N1 level. So, ito po yung classroom, isa sa partner school natin, yung Human Academy. So, kung mapapansin ninyo, hindi naman yan lahat Pinoy kasi aside dun sa mga students natin, meron din sila mga classmates mula sa iba't ibang bansa like Vietnam, China, at iba pa. So, tapos, ang pasok po natin, ma'am sir, ay 4 hours daily. So, kasi 4 hours lang, meron po tayong time para magtrabaho. Okay, so yun yung part-time job. At up to 28 hours per week, pwede po nating gamitin sa part-time job. So, ano yung mga part-time jobs doon sa Japan? So, yung mga students namin, yung na-experience nila ng mga work ay sa hotel, restaurant, caregiving, English teacher, factory worker. So, iba-iba po. Meron din po sa farm. May narinig din ako sa farm ng work. So, kaya lang sa panahon ngayon na pandemic, marami pong apektado, lalo na yung hotel and restaurant. So, ang pinaka-common po ngayon na work ay caregiving. Kasi marami po doon matatanda, kailangan nating alagaan. So, ang sahod na sa average na lang natin ng 500 pesos per hour. Okay? So, pagkatapos nito, syempre gagraduate tayo, di ba? Ano yung next? So after ni Hongo course, depende po kung ano po yung ano ninyo. Kung kayo po ba ay college graduate or undergraduate. So in case po na undergraduate po kayo, kailangan nyo pong mag-take ng vocational course doon sa Japan after ng ni Hongo course bago kayo makakuha ng working visa. Okay? So, if kayo naman po ay college graduate na dito sa Pilipinas, pwede na po kayo mag-apply ng working visa pagka-graduate niyo sa Nihongo course. So, yun po ang kaibahan. Okay? So, next, ito naman ang ating mga qualifications. So, sa edad po hanggang 29 years old sa undergraduate. Pagka-college graduate naman, pwede mag-apply up to 35. So, if ever po na lampas na po yung edad ninyo, mag-message lang po sa amin kasi i-check natin kung meron tayong ibang school na pwede pong tumanggap sa inyo po. Tapos, kailangan nyo pong matapos ang 180 hours of Nihongo N5 class para po doon sa mga for April, July, and October departures. Okay? If kayo naman po is for January intake, 360 hours po or N5 at N4 plus or bale 4 months po yung pag-aaral natin dito sa DILTC.
Okay, so ito po ay before umalis. Kaya para meron tayong baon na Nihongo na pagdating natin sa Japan. Kasi doon sa Japan, pag nag-aaral tayo ng Japanese, ang teacher natin ay Japanese din. So, wala nang Bisaya, Tagalog. Okay, English, wala na. So, Nihongo na. So, dapat mag-aral tayo dito. Okay, ulitin ko 180 hours for April, July, and October na departure. At saka 360 hours or 4 months na study if kayo po ay January yung departure ninyo. Bakit? Kasi yung January po ang pinaka short ang duration. Pag April po kayo umalis, 2 years po yung klase. Pag July, 1 year and 9 months. October, 1 year and 6 months. January, 1 year and 3 months. So, ang January po, since napaka short ng duration niya, mabilis po ang class tsaka mag-i-start na usually sa N4 na kasi masyadong maiksi yung duration. Okay, so kailangan matapos yun ng N4 dito para sa Pilipinas. Next is ito yung mga requirements. So pwede nyo pong screenshot para meron po kayong copy. So picture, diploma, transcript, birth certificate, picture uli, certificate of employment if meron po kayong work experience, NBI at saka medical, isasubmit pagka na-approve na kasi mabilis lang ito mag-expire. Passport photocopy at saka photocopy of any government ID. Ito ang requirements na kailangan isubmit ng aplikante. Ang sponsor naman, ito naman ang kanyang isasubmit. So, ang sponsor po is ito po yung parents ng aplikante. Pwedeng mama, papa. If wala na pong parents, pwede po ang kapatid ng parents. Okay, tita, tito. Okay? Pwede din po kapatid if wala ng parents. So, ang isasubmit po ng sponsor ay certificate of employment if nagtatrabaho, business permit if nagninegosyo, income tax, birth certificate, marriage certificate pag married na yung pag married yung sponsor. Bank certificate or show money kasi kailangan ipakita ni sponsor na kaya niya kayong pag-aralin sa Japan. So, if ang sponsor niyo nasa Japan, 2 million yen po ang kanyang kailangan ipakita na bank certificate. If nasa Pilipinas naman ang sponsor niyo nakatira, 1 million pesos ang kailangan ipakita niya na bank certificate. Okay? Then, photocopy of any government issued ID. So, sa mga aplikante na may problema sa dokumento tulad ng hindi kayang mag-provide ng bank certificate ng sponsor, hindi kayang mag-provide ng ITR or ano pa man, contact lang po kayo sa amin. Pwede po kaming maka-help but with extra charge. Meron po siyang fees. Pero tutulungan po namin kayo hanggang kaya po namin yung ma-provide yung documents na kailangan po natin sa application. Okay? So, next is ito naman yung schedule. Okay? So, meron tayong apat na departure sa isang taon. January, April, July, October. Depende po kung kailan po kayo nag-apply. So, sa ngayon po, ito po ang pinaprocess namin for January departure na po kasi nag-close na po yung October. Kasi ang application ng October is February to April. Tapos, ma-approve siya end of August, tapos na-list ng October. So, ngayon, ang pinaprocess namin is for January na. Okay, so, ang deadline po natin is end of June or early July. Lahat ng dokumento at payment kailangan ma-provide na sa June katapusan or sa early July. Then, ang approval nito ay sa November at ang alis naman ay sa January. Next is yung expenses. So ito po ang magagastos ng sponsor ninyo pag kayo po ay nag-apply student visa. So una, yung 2 months na Nihongo, N5 is 20K. So kung kayo po ay January departure, meron pa po kayong N4 class. So another 2 months po yon, which is 12,500 naman po ang babayaran. So in case po na ibang departure like April, July, October, N5 lang po ang kailangan. Okay? 20K. Then, translation of documents. Kasi lahat ng dokumento kailangan i-translate to Japanese. Magbabayad po tayo ng 5,000. Then, application fee, 10K. At ang pag-process po namin dito sa DLTC, yung fee po is 20K. Okay? Ito po ang ating pabayaran
upon application. So ito po ang deadline po ito is sa July. So unahin lang po ang application fee para makasecure na tayo ng slot. Itong 10K, makasecure na kayo ng slot sa napili nyo na school sa Japan. At saka meron kaming optional din dito, before umalis, kung gusto nyo po ng coaching, paano po makapag-apply at makasagot sa mga interviews sa mga company sa Japan, meron po tayong special ano coaching. Consult na po kayo sa amin if interested po kayong mag-avail. Okay? Then, approval po, end of November, lalabas po ang ating Certificate of Eligibility. So, ibig sabihin, na-approve na po tayo ng Japan side. Kaya, ang gagawin natin, mag-apply na po tayo ng visa at saka magpa-medical. Okay? So, tapos, magbabayad na din tayo ng tuition fee. So, ang tuition fee nasa 200 to 230,000. Depende po sa exchange rate. Malalaman natin yan kasi magsisend po sila ng invoice. So, dito po sa invoice na to, nakikita natin 470,000 yen yung amount. Kung i-convert po natin ito sa Philippine peso, sa current exchange rate, nasa 208,000 po siya. Okay? So, depende po sa exchange rate. Okay? Tapos, apartment, prepare lang po kayo ng 50K, good for 3 months. So, meron na kayong apartment, meron na kayong sarili yung room. Furnished na rin siya, meron na siyang ref, aircon, washing machine, hot and cold shower. Okay? So, yan po ay sa end of November. So, nahahati po ito, ma'am, sir. So, tulad ng application fee, May to July po siya babayaran. Approval naman, November, ito naman ang babayaran. Then, pag alis nyo po sa January, ang babayaran po natin ay plane ticket saka allowance. Magbabaon po tayo ng allowance kasi habang wala pa ang sahod, okay, meron tayong para sa food, transportation, pag-open ng bank account, pagbili ng cellphone. Pero para makatipid kayo, pwede kayong magdala ng anong open line na cellphone. Bili na lang kayo doon ng SIM card. Kasi kailangan meron kayong contact number if mag-apply kayo ng trabaho. Okay, so itong allowance, convert nyo to sa yen sa airport. Okay? Okay, so tapos, kasi ang sahod sa Japan kasi is monthly. So pagdating nyo ng January, probably mga February katapusan pa yung first sahod. Kaya kailangan natin ng allowance. Pwede din kayo magbaon ng mga ano, like mga canned goods, noodles, so para mas maka-help na, no? Makatipid. Okay, so how about naman po pag hindi kaya yung expenses? So meron po kaming pay later program. Okay, yan ang next na ako na i-discuss. Sa ngayon po, sa pay later program, female applicants only. Tapos, interested in caregiving job. Bakit? Kasi ang magbabayad muna ng expenses ninyo, yung tuition fee at saka apartment, ay yung caregiving company. Tapos sa kanila din kayo mag-work, tapos i-deduct nila every sahod yung binayad nila sa school. Okay? So, ang edad, college grad man or undergrad, basta umabot ng 12 years total education, pwede, up to 29. So, pag nag start po kayo dito sa amin, mag-aaral din po kayo ng 6 months. Okay? So, kanina sabi ko 2 months lang and 5. Pero kasi sa pay later, ang requirement, 6 months class. Ni Monggo, and 5 and 4, at saka meron pa siyang caregiving class. So, total of 6 months. So, dapat pag nag-apply kayo dito, 28 below, kasi mag-aral pa ng 6 months, baka abot na lumampas na kayo sa 29 pag nag-apply na tayo ng student visa. Okay, tapos kailangan mapasa nyo ang JFT. Ito ay Japanese language test ito. Ito ay iti-take after ng 6 months class. After nito, pagpasado na kayo sa JFT, i-interviewin kayo ng ano, caregiving company na yung mag-shoulder ng tuition fee. So, i-interview nila kayo. So far, wala namang bumagsak sa interview. So, pagkatapos, apply na po tayo ng student visa. So, ibig sabihin, makakapag-apply po tayo nito pagkatapos po makapasa, okay, sa JFT at interview. Unlike po dun sa regular application, yung kayo po ang gagastos, pwede na tayong mag-apply ngayon din. Pero ito, after 6 months class pa.
Tsaka kung kailan mag-i-interview yung caregiving company. Kasi sila yung gagastos. So ngayon, ang departure lang nito dalawa, April or October. Depende kung kailan po nila kailangan ng tao. So wala po tayong fix nito na ano, kung kailan tayo makapag-apply. Basta ito lang po ang requirement. So ano po ang assistance na may offer nito? Ito po. So lahat po ng naka-red ay pay later. So ibig sabihin yung naka-black na lang yung babayaran ninyo for the meantime. Okay? So for example, itong processing fee naka-red, ibig sabihin pagdating nyo sa Japan, pag meron na kayong work, tsaka nyo nabayaran si DILPC. Okay? Same sa translation na 5K, naka-red din. Tapos, itong Nihongo class, tsaka caregiving class, so, naka-red siya, pero meron kaming pabayaran na down payment, 5,000 per level. So, ano yung 5,000 per level na yan? Ito yun. Kasi 6 months po kasi yung class, okay? So 2 months ni Hongo and 520K, pabayaran nyo muna is 5,000. Okay? Plus 500 para sa materials, books. And then pag nag-N4 class na po kayo, after 2 months, babayad kayo ng 5K lang din muna. Okay? Instead na 15K. Tapos pag nag 2 months review na kayo ng GFT at caregiving class, which is 15,000 dapat, 5K pa rin ang down payment. Okay, so paano yung balance? Tsaka na po pag meron na kayong work sa Japan at meron na kayong sahod, pay later. Okay, so balik tayo doon. So babayaran niyo muna is down payment 5,000 per level. Pag nakapasa na sa GFT at interview, 10,000 application fee babayaran natin. Kasi naka-block siya, so kayo ang magbabayad. So, visa processing at medical pag na-approve na, pag lumabas na itong COE, so ito na lang dalawa ang pabayaran natin kasi yung tuition fee at saka apartment, ang magbabayad muna nito is ang caregiving company. Okay, so ibig sabihin po, utang nyo po ito sa caregiving company, itong tuition fee at saka apartment. Utang nyo naman sa DILTC itong Nihongo class na balance, translation, saka processing fee. So itong utang nyo sa caregiving company, i-deduct po nila automatic pag sahod. Okay? Pero itong utang nyo po dito sa DILTC, kailangan nyo pong isend every month, paunti-unti, hanggang ma-fully paid. Yun po ang pay later. Tapos pag alis nyo, kayo pa rin po ang mag-provide ng plane ticket, hindi po siya pay later. At saka, ang allowance naman, yung mga last na umalis na may estudyante, binigyan sila ng allowance ng caregiving company. Kaya lang, hindi ko nilagay dito na red kasi hindi naman yun kasali sa pinag-usapan. So, hindi namin alam kung next time magbibigay or next time hindi. Bonus na lang kung magbigay sila. Okay? So, mag-prepare pa rin para sa allowance. So, itong company na to, meron din silang plan na gawin kayong full-time na employee in the future. Kaya meron tayo ito, pay later to full-time employment. So, di ba, papaaralin nila kayo muna ng Nihongo for hours, tapos meron kayong part-time job sa kanila, caregiving 4 to 5 hours daily. Pagka-graduate, tapos po ang sahod pala nito is nagre-range from 11 to 12 lapad. Okay? So, yan. Ito yung salary. Estimate lang natin to. Pwedeng lumagpas. Ganun. So, tapos, i-deduct nila yung ginastos nila para sa inyong tuition fee, apartment. Ang matitira po after deduction is 60,000 yen or anim na lapad. Okay? So tapos pagka-graduate niyo po ng Nihongo course, mag-enroll po kayo ng 2 years na ano, caregiving course. Meron po itong scholarship. Okay? So ang purpose po nito is para magkaroon po kayo ng license. Kasi pagkatapos nito at meron na kayong license, pwede na kayong mag full-time job sa kanila as caregiver at pag nakaipon-ipon, pwede niyo ding madala ang family niyo sa Japan. Okay? So, yun po ang offer ng company. So, ang maganda sa pay later, mas maliit lang po ang kailangan niyong i-provide na gastos. Pero meron kayong utang na babayaran habang nagtatrabaho. Tapos, ang advantage naman ng regular student visa, yung kayo po ang gagastos, ay mas mabilis po yung processing. Kasi
automatic na po tayo maka-apply sa Japan kasi wala na po kayong dapat na tatapusin na 6 months class or iti-take na exam. Okay. Tapos, kung kayo po ay regular application, pwede po kayong mamili ng kahit anong work. Dito sa pay later, caregiving po ang part-time job kasi ang gumastos po ng tuition fee or nagpa-loan, nagpa-utang ay caregiving company. So, yun po ang ano natin, pag-isipan kung alin po ang program na papasukin natin dito sa student visa. Meron po siyang regular application, yung kayo po ang gagastos lahat. Meron din po tayong pay later program, yung tutulungan tayo ng caregiving company at ng DLTC sa mga expenses. Okay, so kung meron po kayong questions, mag-message lang po sa amin. Pwede po namin kayong tawagan. Pwede nyo po kaming ding mag-contact through Zoom or Google Meet para po makapagtanong, makapag-inquire. Meron po kayong hindi naintindihan or hindi clear dito sa na-discuss natin today. Okay, salamat po sa pag-attend. Hanggang dito lang po ang ating discussion. Salamat po.